Magandang hapon po sa inyo po lahat. Good afternoon po. I'm so thankful that the many newcomers, the many newly saved members during the New Beginners Bible Study. Kaya ako'y nagpapasalamat po sapagkat maraming bagong naligtas sa mga kapatiran ang nakibahagi po dito po sa New Beginner Bible Study. I believe that if you continue to love the Word of God, you'll grow up more and used by God more. Kaya ako po'y naniniwala na kung kayo po'y magpapatuloy, ay talagang kayo po ay higit pang lalago at magagamit pa ng higit pa po. Let's pray together. Tayong lahat po'y manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for saving us. Ama naming Diyos na nasa langit na mahabagin, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin. And thank you for giving us the precious time to study your word. At maraming salamat po sa pagbibigay ng iyong napakahalagang oras upang pag-aralan ang iyong salita. Today, we're gonna learn about prayer. Ngayong araw ay pag-aaralan po namin ang patungkol sa panalangin. Please help us to learn what the prayer is and please help us to pray for all the troubles and all the things for the Lord. Kaya pakiusap, tulungan mo po kaming maunawaan kung ano po ang patungkol sa panalangin at gayon din po ang patung na magawa po naming ipanalangin yung pong aming mga kaguluhan dito po sa mundo. And please this time be with us and help us. At sa mga oras po na ito, samahan mo po kami at tulungan mo po kami. We pray in name of Jesus Christ. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Let's open the Bible, Psalm number 81 verse 10. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa mga awit po, chapter 81 verse 10. Psalm number 81, verse 10. Mga awit po, 81, verse 10. Psalm number 81, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Yes. The Bible says, The Bible says, I'm the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Kaya sabi po ng Biblia, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. It means God is Almighty God. Ibig sabihin po, yung Diyos ay makapangyarihang Diyos. God can solve the all our problems. Na yung Diyos ay may kakayahan ng lutusin ang lahat nating mga problema. And God is ready to help us. At yung Diyos ay handa na tayo itulungan. But the problem is, we don't pray. Ngunit yung problema, hindi natin ito ipinapanalangin. We don't ask the help to God. That's why we don't receive the help from God. Hindi tayo humihingi ng tulong mula sa Diyos, kaya hindi tayo nakakatanggap ng tulong mula sa Diyos. So God says, I'm Almighty God. That's why you open your mouth wide, I'll feel it. Kaya sinasabi ng Diyos na ako ay makapangyarihang Diyos. Kaya nga, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Even though the God prepared the salvation, if people don't believe it, they cannot get salvation. Kahit na bagaman yung Diyos, inihanda niya na po yung kaligtasan, ngunit kung yung mga tao ay hindi nila ito sasampalatayanan, hindi po sila maliligtas. Even though God is Almighty, God prepared so many blessings, if we don't pray and we don't ask, we don't receive it. Kaya kahit yung Diyos ay makapangyarihang Diyos at inihanda niya na po yung napakaraming mga pagpapala, kung hindi po tayo mananalangin at hindi tayo hihingi, hindi natin ito matatanggap. The one man went to America by airplane. Kaya yung isang tao po, siya ay nagpunta ng Amerika sa pamagitan po ng eroplano. Then the stewardess served the dinner. At yung pong stewardess po o yung taga doon ay inihanda niya yung hapunan. Then this man worried because he doesn't have money. At yung pong taong ito ay nag-alala na wala siya kasing pera. So he reject the dinner. I'm okay. Kaya sinabi niya, ayos lang. Then the next day, the stewardess served the breakfast. At gayon din po, yung attendant po ay pumunta ulit doon tapos ibinigay niya naman po yung almusal. And she served the merienda and the juice and water. At naghanda rin po siya ng merienda, ng mga juice at tubig. But this man worried because he doesn't have money. Ngunit itong lalaking ito po ay nag-aalala sapagkat wala po siyang pera. So he reject all.
Kaya lahat po ng iyon ay kanyang tinanggihan at sabi niya, ayos lang ako. But in the lunchtime, he was so hungry. Pero sa katanghalian na po, siya po ay talagang gutom na. Then the next passenger didn't finish the lunch. At kaya nga po, yung katabi niya na pasahero din, hindi naubos yung kanyang kinakain. So even though he's shy, he asked, if you don't mind, may I finish this one? Kaya nga, kahit na siya po ay nahihiya, ay sinabi niya pa rin na kahit hindi mo yan tapos, pwede bang ako na lang ang mag-ubos? He said, why you don't ask the lunch? Kaya sinabi niya naman po, bakit hindi ka humihingi ng tanghalian sa kanila? Because I don't have money. Sabi niya, kasi wala akong pera. If you get the ticket include all the meals. Kaya sabi niya, talaga ba? Kasi kapag ikaw po ay meron ng ticket, lahat ng mga pagkain ay kasama na doon. He realized that all the meals were free. Kaya, but he didn't ask. Kaya doon po, yun pala, yung lahat po ng mga pagkain na iyon ay libre pero hindi siya humingi na unawaan niya. At the time, airplane arrived in the airport. At na mga panahon yun po, dumating na po yung eroplano sa airport. Sayang. So if he asked, I want the lunch, well, one more, then he can get. Kaya kung hihingi lang sana siya na, gusto ko ng tanghalian at karagdagan pa, makakukuha siya. God prepared so many blessings. Yung Diyos talaga yung naghanda po siya ng napakaraming pagpapala. But many Christians miss that blessing because they don't pray. Pero napakaraming mga Kristiyano po ang namimintisan yung pagpapalang ito sapagkat hindi sila nananalangin. God says, open your mouth wide, I will fill it. Sinasabi po ng Diyos, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig, aking pupunuin ito. Opening the mouth is crying out, prayer. Kaya yung pong pagbuka ng bibig, ito po yung pagtangis. Ito po yung panalangin. So, today, we're gonna learn about prayer. Kaya ngayong araw, pag-aralan po natin yung patungkol sa panalangin. What is the benefit of prayer? Ano po ba yung mga pakinabang ng pananalangin? When we pray, God protect our heart and the thoughts. Kapag tayo'y nananalangin, pinoprotektahan po ng Diyos yung ating puso at isipan. We have many concerns and difficulties. Tayo po ay napakaraming mga alalahanin at kahirapan. And there are so many things we cannot handle. At napakaraming mga bagay po ang hindi natin kayang gampanan. And think about this. If God gives us the problem which we cannot handle, it means God wants us to pray to God. Kaya ibig sabihin nito, pag-isipan natin kung tayo ay binigyan ng Diyos ng problema na hindi natin makayanan, ibig sabihin, nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya o manalangin. So the verse 6, would you read? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yes. So, the being anxiety for nothing. Don't be worried about nothing. Kaya huwag mabalisa sa anumang bagay. How can we cast our concern, worry to God? Kaya paano ba natin mailalagak yung ating mga alalahanin o mga iniisip sa Panginoon? Bible says, in everything by prayer and supplication. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. So, no matter what you concern, please give all your concern to God with prayer. Kaya kung ano man po yung iyong alalahanin, pakiusap, ilagak mo ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Then God will keep your mind and the thinking to the right way. Kaya nang sa ganun po, yung Diyos po yung mag-iingat ng iyong iniisip sa tamang paraan. So the last two lines, kapayapaan at ang kapayapaan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. One of my favorite hymn song is the song about prayer. Kaya yung pinaka paborito ko po na hymno ay yung pong hymno na patungkol sa pananalangin. Do you know that song? I don't know if you have it in Tagalog. Gidohal su innende wae yeomnyohasimnika? You don't know? I cannot find the English version, but that's why it means you can pray, then why do you worry? Kaya bagaman ang ibig sabihin po nito ay ikaw ay maaari namang manalangin. Bakit ka
nangangamba o nag-aalala. You can pray, then why you are depressed? Kung pwede ka namang manalangin, bakit ka nanlulumo? So, when we pray, God will give us the peace in our mind. Kaya kung tayo po ay nananalangin, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan sa ating isipan. Pastor, even though I prayed, I cannot have a peace. Hey, Pastor, kahit nananalangin naman ako, wala pa rin akong kapayapaan. It means you don't pray enough. Ibig sabihin po nun, hindi pa po sapat yung pananalangin mo. Until you have a peace, please pray. Hanggang sa ikaw po ay magkaroon ng kapayapaan, pakiusap, manalangin ka. Then, when you pray enough, you're gonna have the true peace in your heart. Ah, God will solve this problem. You will believe it. Kaya kapag ikaw po ay nagkaroon na ng kapayapaan, doon mo naunawaan na yung Diyos pala yung maglulutas nito. And when we pray, God give us the new strength. At kapag tayo po'y mananalangin, bibigyan po tayo ng Diyos ng panibagong kalakasan. Isaiah chapter 40 verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila lalakad at hindi manghihina. Those who rely on God, those who pray to God, get to renew their strengths. Kaya sila pong nagtitiwala sa Panginoon, sila po ay magkakaroon ng panibagong lakas. They are like, they fly like an eagle. Na sila ay lilipad na tulad sa mga agila. You know eagle. Alam niyo po yung agila, di ba? Eagle, the way to hunt is different. Kaya yung mga agila po, yung paraan nila ng panghuhuli pang ay iba. They fly. Sila po ay lumilipad. And look at the, for example, rabbit. At tinitignan po yung sa baba, halimbawa yung sa rabbit o kuneo. Then he flies and stop and drop him. Kaya ito po ay lilipad, titigil at pababa. Drop himself. At kanyang ibaba po talaga yung kanyang sarili. And the is very heavy, so it's getting faster and faster. Kaya ito po ay napakabigat, kaya pabilis po ng pabilis din siya. And above this target, 1 meter or 2 meter above, he spread the wing. At sa taas po naman ng target niya na ito, mga 1 meter siguro yung layo, ay kanyang ibubuka yung kanyang pakpak. So when he dropped, he unfolded the wing. Kaya kanyang, nung siya po ay pabagsak, kanya pong itinitiklop yung kanyang pakpak. Then above the target, it suddenly spread the wing. Then, catch. Kaya mga nasa ibang babang taas na po nung kanyang target, doon po kanyang ibinubuka yung kanyang pakpak at huhulihin yung kanyang target. So if the wing is not strong enough, he cannot stop here. Kaya nga po kapag yung pong kanyang pakpak ay hindi ganun kalakas, hindi po siya po pwedeng hihinto hanggang dyan. So he kissed the ground. Kaya maaaring mahalik siya doon sa lupa. Dead. At mamamatay. This is the way for eagle to hunt. Kaya yun po yung paraan ng mga agila sa panghuhuli. That's why the power of the wing is very important. Kaya nga po yung pong pakpak, yung kapangyarihan ng pakpak ay napakahalaga. So amazing thing is, in the when the stone comes, all the birds ran away. Kaya yung nakakamanghang bagay dito, kapag dumating na po yung bagyo, yung lahat o ibang mga ibon, sila'y talagang tumatakas. But only eagle goes into the stone. Pero tanging yung agila lamang po ang nagtutungo doon sa bagyo. Even though the wind is very strong, he tried to stand. Kaya kahit na po yung bagyo ay talagang napakalakas, sinisikap niya pong manatili. To make the wing stronger. Para higit pang lumakas yung kanyang pakpak. That's why the eagle, sometimes the strong eagle can catch even the deer. Kaya nga po yung malalakas na mga agila, kaya din po nila maging pati yung mga usa na hulihin. The small children, they can catch and bring it. Kaya kahit yung maliliit na mga bata, kaya po nilang hulihin yan at dalhin. Think about this. Here is deer. Kaya pag-isipan po natin, nandito po yung usa. Then the eagle catch. At hulihin po siya nung agila. But if he doesn't have a strong wing, he just stay.
Pero kung hindi po malakas yung kanyang pakpak, mananatili lang siya doon. Whenever deer jump, it's dead. Kaya pag tumalon yung usap, nandun lang siya. How can we get this strength in our Christian life? Kaya tayo, paano po tayo makakakuha ng kalakasan ganito sa ating buhay Kristiyano? Bible says, Christian can fly like an eagle. Kaya sinasabi po ng Biblia na yung mga Kristiyano ay maaaring lumipad ng tulad sa agila. Not the weak eagle, but the strong eagle. Hindi po yung mahinang agila, kundi yung malakas talagang agila. How can we get this new strength every day? Kaya paano po tayo maaaring makakuha ng ganitong kalakasan kada araw? Bible says by prayer. Sinasabi po ng Biblia na sa pamagitan ng panalangin. Those who pray to God, those who rely on God, get the new strength every day. Kaya sila na nananalangin sa Diyos, sila na umaasa sa Diyos, ay nakakakuha ng panibagong kalakasan kada araw. So those who don't pray, those who pray, their Christian life, the power of their Christian life, it's totally different. Kaya nga po, yung mga nananalangin at hindi nananalangin, talagang yung kanila pong buhay Kristiyano o yung kapangyarihan ng kanilang buhay Kristiyano ay magkaiba. And through the prayer, we realize the meaning of the Bible. At sa pamagitan din po ng pananalangin, naunawaan po natin yung kahulugan ng Biblia. Jeremiah chapter 33 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at mga pangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Call to me, it means pray to me. Kaya ibig sabihin dito, tumawag ka sa akin. Ang ibig sabihin, manalangin ka sa akin. Then God promised, ako'y sasagot sa iyo. I'll answer you. Tama po ba? So, when we read the Bible, please, pray to God first. Kaya nga, pag tayo po'y magbabasa ng Biblia, pakiusap, manalangin po muna tayo sa Diyos. Every day, do you read the Bible? Araw-araw po ba ninyong binabasa yung Biblia? We post the list of Bible reading. Kaya pinupost po yung listahan ng Bible reading. 4 chapters. At least 4 chapters, please read the Bible. Kaya 4 na chapter po yun. Kahit 4 lang po, pakiusap, basahin po natin yung Biblia. But before you pray, before you read the Bible, please pray first. Kaya bago ka po magbasa ng Biblia, pakiusap, manalangin muna. Lord, please let me understand the meaning of this chapter. Kaya Panginoon, pakiusap, ipaunawa mo sa akin ano ba yung kahulugan ng kapitulo na ito. Please help me to live according to this word. At pakiusap, tulungan mo ako na mamuhay alinsunod sa mga salitang ito. So, through the prayer, we realize the true meaning of the Word of God. Kaya nga sa pamagitan po ng pananalangin, dito natin nauunawaan kung ano ba yung tunay na kahulugan ng salita ng Diyos. And when we pray to God, God guide our life. At kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, yung Diyos po ang gagabay sa ating buhay. The Awit, chapter 25, verse 12, would you read? Sabi po, 25 verse 12 po. Tagalog po. Sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. In English is different, the wrong, but these verses, who is the man who fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. When we fear the Lord, when we pray to God and ask all the ways, God guide our ways. Kaya dito, sino ang Panginoon? Sino ang taong natatakot sa Panginoon? Ibig sabihin po, kung tayo po ay mayroong tayo nananalangin sa Panginoon, siya po yung gagabay ng ating mga daan. So Psalms chapter number 32 verse 8 says, I'll instruct you and teach you in the ways you should go. At sabi po sa mga awit 32:8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. I experienced many times this guidance through prayer. Ito po ay talagang naranasan ko na po ng napakaraming ulit yung ganito pong pagpapatnubay sa pamamagitan ng panalangin. Before I got married, I prayed for whole night. Kaya bago po ako may kasal, ako po ay talagang nanalangin ng buong gabi. The one deacon asked me, wants to introduce my wife to me. Kaya meron pong isang deacon na nais po na magpakilala sa akin ng aking mapapangasawa. So, my concern was her job.
doktora. Kaya yung isa po sa aking mga alalahanin ay yung kanya kasing trabaho. Siya po ay isang doktora. If she was not doctor, I can decide more easily. Kasi kung hindi po siya doktora, ay mabilis lang po akong makakapag-desisyon. But I thought, if God called me to abroad, if she doesn't follow me, what should I do? Kasi kung tatawagin ako ng Diyos na magkaroon ng gawain sa abroad, at hindi siya sasama sa akin, ano na lang gagawin ko? I thought she is difficult to quit her job. At inisip ko noon na talagang mahirapan siya na umalis sa kanyang trabaho. So I prayed a lot. Kaya ako'y talagang labis pong nanalangin. Until 6 a.m. Hanggang sa alas 6 ng umaga. As I remember, until 6 a.m. Mga alas 6 ng umaga. Lord, please answer me. I want to know. Kaya Diyos, pakiusap. Sagutin mo po ako. Nais ko pong malaman. That was the first day I meet my wife. At yun, as I was introduced for marriage. That was the first day. Kaya yun po yung unang araw na ipinakilala mo po kami para po sa pagpapakasal. But while I was praying, I got the answer in my heart. If she the job is not the matter. Kaya habang ako po ay nananalangin ay nagkaroon po ng kasagutan mula sa aking puso na yung kanyang trabaho ay hindi yung bagay na mahalaga. Her mind whether she gonna use this job for the mission for preaching the gospel or not is important. Kasi kung gagamitin niya yung kanyang trabaho para sa pangangaral ng ebanghelyo sa pagtulong, yun ang mahalaga. So when I get this answer through that prayer, I could sleep. Kaya nung nakakuha ako ng kasagutan sa pamagitan ng aking panalangin, ay nagawa ko pong makatulog. And when I met her, the first question was, can you go to abroad if God wants? Kaya nung nagkita na po kami, ang unang tanong ko po sa kanya, makakapunta ka ba sa abroad kung sakali mang ipahintulot ng Diyos? After you quit your job, can you follow me? Na pagkatapos mong umalis sa iyong trabaho, makakasunod ka ba sa akin? She said, yes. Ang sagot niya po, oo. So when I decide to go to Philippines, I asked her, you have to keep your promise. Kaya noong pumunta na po kami sa Pilipinas, sinabi ko sa kanya, dapat sundin mo yung pangako mo. Do you remember? You said yes. At naalala mo ba noon? Sabi mo, oo. She said, oo. So, the Bible says, I'll instruct you and teach you when we pray. Kaya nga po sinasabi ng Biblia na aking ipapaalam at ituturo sa iyo kung ikaw ay mananalangin. The best way to help others is also prayer. At yung pinakamainam na paraan po para matulungan yung iba ay ang pananalangin. 2 Corinthians chapter 1, the verse 11. Basahin po natin ng basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dapat din ninyo kaming tulungan sa pamamagitan ng panalangin upang marami ang magpasalamat alang-alang sa amin para sa pagpapalang ipagkaloob sa amin bilang kasagutan sa maraming mga panalangin. So Apostle Paul asked a prayer request. You also helping together in prayer for us. Kaya sinabi din po si Apostle Pablo ay humingi ng panalangin. Dapat din ninyo kaming tulungan sa pamamagitan ng pananalangin. Think about this. Many brothers and sisters try to evangelize their family. Pag-isipan po natin ito, maraming mga brothers and sisters po ang talagang nag-evangelize sa kanilang pamilya. Even though we follow a company, we cannot help all the brethren. Kaya kahit na tayo po ay samahan natin sila, tulungan natin sila sa panonood, hindi po natin sila mapupuntahan lahat. But we can help even though we cannot accompany. Kaya gayunpaman, pwede po tayong tumulong bagaman hindi po natin sila masasamahan. We can pray for them. Pwede po natin silang ipanalangin. There are so many brothers and sisters who have the financial difficulties. At napakaraming mga brothers and sisters din po ang mayroong financial na kahirapan. Sometimes we can support, but we cannot support all of them. Minsan ay maaari tayo makatulong, pero hindi naman natin kaya na tulungan silang lahat. Then how can we help them? Kung ganun po,
papaano natin sila maaring tulungan? We can pray for them. Maari po natin silang ipanalangin. So even though we cannot go there, even though we cannot have all, if we prayed, that is the best way to help all the members. Kaya kahit na hindi tayo maaring makapunta doon at hindi natin maaring tulungan ang lahat, ngunit kung maari na, kung makatutulungan natin sila sa pamamagitan ng panalangin, yun yung pinakamainam na bagay. So if you cannot go together, you have to send your prayer at least. Kaya kung hindi ka po makakapunta doon ng makakasama, ay kahit papaano ay isend mo yung iyong panalangin. If you don't have enough money to help all the brethren, at least you have to pray for them. Kaya kung wala ka pong sapat na pera para tulungan ang lahat ng mga kapatiran, ay kahit papaano ay dapat mo silang ipanalangin. So prayer is the one of the best way to help the, all the members. Kaya nga po yung pananalangin, ito po yung pinakamainam na paraan para matulungan ang lahat po ng mga kapatiran. So God is looking for the man who really prayed. Kaya yung Diyos ay talagang naghahanap ng tao na tunay na nananalangin. God is looking for the man who pray for other members and pray for the gospel, pray for themselves. Kaya yung Diyos ay naghahanap ng isang tao na nananalangin para sa kanilang sarili, para sa gawain, at para po sa mga ibang kapatiran. That's why those who pray a lot can be used by God more. Kaya nga po, yung mga tao na talagang nananalangin ng maigi, sila yung ginagamit ng higit ng Diyos. In 1 Chronicles chapter 4, there is the prayer of Jabez. Kaya dito po sa unang kronika, kapitulo 4, andito po yung panalangin ni Jabez. Jabez is the person whose life was totally changed because of a prayer. Kaya si Jabez, ito po yung tao na yung kanyang buhay ay talagang labis na nabago sa pamamagitan ng panalangin. The verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. Kaya sa verse 9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid. Actually, he's not supposed to be honorable. Kaya sa katunayan, si Jabez po ay hindi naman talaga masasabing kagalang-galang. Dapat. He cannot be the precious before God. At hindi dapat siya magiging napakahalaga sa harapan ng Diyos. Look at the next part. His mother called his name Jabez, saying, "Because I bore him in pain." At sa kasunod, sabi po dito, at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez, na sinasabi, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. Meaning of Jabez is pain or suffering. Kaya ibig sabihin po ng Jabez ay kahirapan o pagdurusa. So his life is supposed to be full of suffering. Kaya nga yung kanyang buhay po talaga ay dapat ay magkaroon ng punong-puno ng kahirapan. But he can be used by God so preciously. Gayunpaman, siya po ay nagamit ng Diyos ng napakahalaga. Because he prayed. Kasi siya po ay nananalangin. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "O ako, naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumakaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang wag akong maghirap." At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. He called on the God of Israel. It means he prayed. Kaya siya po ay dumalangin sa Diyos ng Israel. Ibig sabihin, nanalangin po siya. Enlarge my territory. Na sinasabi niya na palawakin mo ang aking nasasakupan. I want to use by God more. Nais kong magamit ng Diyos ng higit pa. Please help me. Pakiusap, tulungan mo ako. Please protect me. Pakiusap, ingatan mo ako. Because he prayed, his life was offered to the Lord. Dahil po siya ay nanalangin, yung kanyang buhay po talaga ay naging handog para po sa Panginoon. So best way to help others is prayer. Kaya yung pinakamahirap po na paraan para matulungan yung iba ay sa pamamagitan ng panalangin. And those who pray to God will be used by God. At yun namang pong nananalangin sa Diyos ay magagamit ng Diyos. That's why Bible says, do not stop praying. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, huwag kang tumigil sa pananalangin. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Manalangin kayong walang patid. Manalangin kayong walang patid. And one more verse. Let's pray together. 3, 2, 1. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So, the 1 Thessalonians chapter 5, we have to pray all the time. Kaya diba, sa unang Thessalonica kapitulo 5, kinakailangan nating manalangin parati. And Proverbs chapter 3 verse 6, we have to pray for everything.
At sa Kawikaan naman, chapter 3, verse 6, kinakailangan nating manalangin para sa lahat. So, from the big issue to the small issue, we have to pray all things all the time. Kaya yung mga ating alalahanin mula sa pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliliit, kinakailangan nating ipanalangin ito sa lahat ng oras. It doesn't mean when we work, we pray like this. Na hindi po ibig sabihin ito na kapag habang tayo naglalakad ay ganito tayo manalangin. It doesn't mean that. Hindi po ibig sabihin ng ganun. Prayer without ceasing, it means we always connect. We should connect with God all the time. Ibig sabihin po ng pananalangin ng walang patid, ito po yung pagkonekta sa Diyos sa lahat ng panahon. And no matter what we decide, we have to think and ask it. What is the will of God? At anumang ating dapat kailangan pagdesisyonan, kinakailangan natin itong pag-isipan at hingin ito, tanungin ito sa Diyos. Let's look at Nehemiah. Tignan po natin sa Nehemias. Nehemiah chapter 2. Sa Nehemias po, kapitulo 2. Ezra, Nehemiah, Esther. Nehemiah chapter 2. Nehemias po, chapter 2. Chapter 2, verse 1. Verse 1 po, page 709 ng Lumang Tipan. 1 and 2, would you read? Sa buwan ng Nisan, ng 20th taon ni Artaxerxes na hari, samantalang mayroong alak sa harapan niya, kinuha ko ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi pa ako naging malungkot ng gayon sa kanyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, bakit malungkot ang iyong muka samantalang wala ka namang sakit? Ito'y walang iba kundi kalungkutan ng puso, nang magkagayoy lubha akong natakot. So the king asked the Nehemiah, why do you have a concern and what do you want? Kaya yung hari po, tinanong niya po si Nehemias na bakit ka may alalahanin at ano ang nais mo? At the time, Nehemiah really want to help the Israel people. At ng mga panahon ito po, si Nehemias po talagang gustong-gusto niyang tulungan yung mga Israelita. So verse 4 and 5, verse 4 and 5, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan? Kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. Sinabi ko sa hari, kung ikakalugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, suguin mo ako sa Juda, sa lungsod ng libingan ng aking mga ninuno upang aking muling maitayo ito. So if the king asked, what do you request first? Kaya yung hari po, siya po ay nagtanong, ano ba ang iyong kahilingan? At the time, Nehemiah prayed to God of heaven. Kaya ng panahong ito po, si Nehemias po ay nanalangin sa Diyos ng langit. Please imagine this view. Kaya atin pong isipin kung ano po yung pangyayari nito, yung view. Nehemiah didn't do like this. King, stop. I'm gonna pray first. Wait. Lord, what should I do? Didn't do like this. Kaya hindi po ganito yung ginawa ni Nehemias. Sana, hari, pakiusap, wait lang, magantay ka dyan. Panginoon, ano ba yung gagawin ko? Hindi po ganito yung ginawa niya. When the king asked it, in his heart, at the flesh moment, he prayed, what should I do? Kaya nung yung hari po ay nagtanong, sa kanyang puso, agad-agad, mabilisan, inisip niya, ipinalalangin niya, ano po ang dapat kong gawin? Then he asked, if it please the king, please send me to Israel. Kaya nga po, sinabi niya, kung ikalulugod ng hari, ay ipadala mo ako sa Israel. We asked the boss, can I get the leave for summer retreat? Kaya diba, tayo ay humihiling po sa ating boss na pwede po ba akong mag-leave para po sa aming summer retreat? What's that? Then in our heart, we can pray to God. Lord, please help me. Kaya, para sa bayan, sa ating puso, pwede po nating agad-agad na ipanalangin na, Panginoon, tulungan mo po ako. If we are always connect with God, no matter what happens, we can immediately ask to God. Kaya kung parati po tayong nakakonekta sa Diyos, sa anumang pagkakataon ay maaari tayong agad-agad na humiling o manalangin sa Diyos. When you have the lunch with the friends suddenly ask it, I want to die. Kaya habang tayo ay kumakain kasama ng ating mga kaibigan at may mga kaibigan ka nagsasabing, gusto ko na lang mamatay. My life is hopeless. Yung aking buhay talaga ay walang pag-asa. At the moment, we can pray in our heart. Immediately. Lord, please help me to open my mouth
to invite my friend. Sa mga pagkakataong iyon, agad-agad ay pwede nating pwede tayong manalangin kahit sa ating puso lang na Diyos, pakiusap, tulungan mo ako na ibuka ko yung aking bibig at tulungan yung aking kaibigan. That's the prayer without ceasing. Yun po yung panalangin na walang patid. That's the prayer, the asking everything to the Lord. Yun po yung panalangin ng paghiling ng lahat ng bagay sa Panginoon. So the next one is how to make the prayer that reaches God. Kaya sa kasunod naman po, anong mga panalangin ba yung mga nakakarating sa Diyos? The first, we have to stay in the church. Kaya una po, kinakailangan po nating manatili sa church. The John chapter 15 verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sorry. Let's look at the John chapter 15. Tignan po natin sa 1, kapitulo 15. The strange man in the screen. John chapter 15 verse 7. 15 po, verse 7. So, 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Here is a family. Kaya dito po ay mayroong pamilya. Then one son left the house. At yung isa pong anak ay umalis sa kanyang bahay. I want to stay there. Ayoko nang manatili doon. I don't want to stay with my parents. Ayoko nang manatili sa aking mga magulang. So he left. Kaya nga siya po ay umalis. One day, he wants to eat Jollibee spaghetti. Kaya isang araw, siya po ay nagkaroon ng pagkanais na kumain ng Jollibee, spaghetti ng Jollibee. But he doesn't have money. Pero wala siyang pera. He called the father. At tinawag niya po yung kanyang tatay. Father, please order the delivery Jollibee spaghetti to me. Kaya tatay, ipa-order mo at ipa-deliver mo yung spaghetti ng Jollibee sa akin. What do you think? The father is pleased or unhappy? Kaya sa tingin niyo po, yung po bang tatay ay matutuwa o hindi? Hindi. He gonna say, return home first. Kaya sasabihin niya, bumalik ka muna sa ating bahay. It's not the time to ask the spaghetti. Hindi panahon ngayon para humingi ng spaghetti. You have to return first. Dapat kong bumalik muna sa bahay. Tama po ba? When we depart from the church, no matter what we pray, God says, return home first. Kaya kung tayo po ay lalayo sa iglesia, sasabihin ng Diyos, kahit anong ipanalangin natin, bumalik ka muna sa iyong tahanan. And in order to receive the answer of prayer, we have to remove the sin from our life. At ganyan din po, para makakuha tayo ng kasagutan sa ating panalangin, kinakailangan nating alisin yung mga kasalanan sa ating buhay. In this verse, let's look at the Exodus chapter 30, verse 34 and 35, would you read? Babasahin ko po. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mababangong pabango ng estaste, onyx at galbano, mababangong pabango na may purong kamanyang, na bawat isa'y magkakapareho ng bahagi. So the in this verse, frankincense indicates the prayer. Kaya dito po yung mababangong pabango, ito po ay kumakatawan sa panalangin. But before offering the incense, the last part, the salted, pure and holy, we have to make it holy with salt. Pero dito sinasabi, hinaluan ng asin, dalisay at banal. Ibig sabihin po, para ito'y maging malinis, kinakailangan po itong haluan ng asin. So it means before we pray, we have to make our Christian life holy through the Word of God. Kaya nga bago po tayo manalangin, ibig sabihin nito, kinakailangan muna nating gawin yung ating buhay na banal bago tayo manalangin sa Diyos. So if we prayed with our sin, God will not hear us. Sapagkat kung tayo po ay mananalangin sa Diyos nang may kasalanan, hindi po tayo papakinggan ng Diyos. So today, we learn about the prayer. Kaya ngayong araw po, napag-aralan natin ang patungkol sa pananalangin. Prayer has many benefits. Kaya yung panalangin po ay mayroong napakaraming ikabubuti natin. And prayer gives us the power. At yung panalangin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. But even though we learn the many things about prayer, if we don't practically pray, we don't get any benefits. Pero kahit marami tayong nalaman, ngunit hindi naman talaga tayo tunay na
nananalangin, hindi po tayo magkakaroon ng kasagutan. So let's read this verse again. Psalm number 81, verse 10. Basahin po natin ng sabay... Verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Yes, God is Almighty. Kaya yung Diyos po ay talagang makapangyarihan. No matter what we ask, God can help us. Ano mang ating hilingin, ang Diyos ang maaaring tumulong sa atin. Important thing is, if we don't pray, we cannot get any blessing. Ang mahalagang bagay dito, ang pinakapunto, kung hindi po tayo mananalangin, hindi po natin matatanggap yung pagpapala. So no matter what difficulties you have, pray to God and discuss with God. Kaya anumang paghihirap o kahirapan ang kinakahirap mo ngayon, ikaw po ay manalangin sa Diyos at ikwento mo ito sa Panginoon. Okay lang po. Let's pray together. Sige po, tayong lahat po ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study about prayer. Ama naming Diyos na mahabagin, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa amin upang mapag-aralan po ang patungkol sa pananalangin. Please help us to pray more. Pakiusap, tulungan mo po kami ng higit pang makapanalangin. And you already prepared so many blessings. May we receive your blessing through prayer. At ikaw po ay naghanda na po ng napakaraming pagpapala, nawa ay matanggap namin ang mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng panalangin. Especially we are praying for the members who are not here today. At lalong-lalo na, kami po ay talagang nananalangin para sa mga miyembro po na wala po ngayong araw. Please help all the members to join the new beginners Bible study and grow up more. Pakiusap, tulungan mo po ang lahat po ng mga bagong miyembro na makibahagi sa New Beginner Bible Study nang sagayon sila ay higit pang lumago. And we are praying for the coming Grand Bible Seminar. At kami rin po ay nananalangin para po sa parating na Grand Bible Seminar. Please be with Pastor Chagonyu in order to deliver your message clearly. Pakiusap, samahan mo po si Pastor Chagonyu upang maibahagi po ng may kalalawan ang iyong mensahe. And please give the more strength and the wisdom to Pastor Yi Sang-no to translate in Tagalog well. At ganyan din po, bigyan mo po ng higit pang kalakasan at karunungan si Pastor Lee Sang-ro nang sa gayoy maibahagi niya po ng may kalinawan yung salita sa Tagalog. And also, please give us the new strength to us every day to invite more people this time. At pakiusap, ibigay mo po sa amin yung mga panibagong kalakasan araw-araw nang sagay makapag-imbita kami ng mga tao sa panahon ito. Thank you again. We pray in name of Jesus Christ. Maraming salamat pong muli. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.